Ayan mga paps ko, meron po kayong mga tiles sa inyong pamamahay. Eh, huwag niyo pong basta-basta itatapon dahil malaki po yung gamit niyan. Lalo na po kung ikaw ay mahilig mag-DIY, eh para po sa iyo ang video ito. So dito mga paps, no, hilugasan niya po yung mga tiles. Tapos dito, magkakaibang kulay naman yung mga tiles na as in mga ano na siya, mga broken tiles. Tapos sinisira niya ulit para po maghiwaywalay o magpira-piraso. So dito mga paps, meron po siya ginawa ang forma. Tapos idinimbahid niya po ito sa apat. So dito mga paps, bali 4 blocks po ito. Tapos ayan, inilatag niya na po yung mga pinagmamartilyo niya kanina o binasag niya mga tiles, no? Sa magkakaibang gulay. So ayan mga paps, bali apat po na bloke yan. Bali, idinibay niya po yung forma niya sa apat. So ayan mga paps, bali nilalatag niya na tapos inaano niya yung ano yung pinaka itsura ho ng tiles. Tapos ayan, binaliktad niya na mga paps. After niyan mga paps, naghalo na po siya ng semento at buhangin. Tapos ilagyan niya na po ito ng tubig. So ayan mga paps, bali binuhusan niya na po yan. So ayan mga paps, bali, i-make sure mo lamang po kung ikaw po ay magaganito dapat sa patag po, no? Sa patag po na surface ka magaganito para maganda po yung pagkakatrustado ng inyong gagawing DIY. Tapos ayan mga paps, bali, nilagyan niya na po yan ng screen para ang purpose naman ng screen na yan mga paps para po hindi po siya mag-crack o hindi mag-iwiwala yung apat na blue na yan. So ayan mga paps, bali, nilalagyan niya naman ng cement powder para po mabilis matuyo at babarahin niya na yan mga paps para po magpantay yung likurang bahagi. So ayan kasi likod weight mga paps, likod po ito. At ayan mga paps, bali, yung forma niya po kanina na inilagay niya po na pangharang ay hinukita niya po ng pabi, no? So ayan, ang kanyang gagawin naman dito ay foldable po ito mga paps. So ayan mga paps, pagkatapos po matuyo ng kanyang pagbuhos po rito sa kanyang blowing tiles, ayan, kinakalas niya na po yung forma. Tapos ayan mga paps, oh, naging foldable po siya. So ayan, tinatanggal niya po yung mga sobra-sobrang mga simento na kumapit nun sa tiles para malinis po tignan. At ayan na mga paps, bali, ipinagdugtong niya na po, no, yung magkabilang dulo. Ito na po yung screen po na ikinabit niya po kanina. Ayan, matapos niya po madugtong mga paps, ay gumawa na po siya rito ng magsisilbing paa. Ang gamit niya po rito ay mga 1 and 1.5 na tubo. So ayan mga paps, bali, hinati niya po yan, tapos hinati niya po yung sa maliit na piraso naman. At dito mga paps, no, bali, gumamit po siya rito ng lupa para po pag binuhusan po yung loob niyan, yung pinaka-flooring po niyan. Ayan. Para po pag binuhusan mga paps, hindi po siya didikit, no? Tapos ayan, ikinabit niya na po sa apat na kanto yung tubo na ginawa niya kanina. Tapos dito, binuhusan niya na mga paps. So panoorin lang natin mga paps, maganda po ito. Lalo na kung ikaw ay mahilig mag-DIY. At kung ikaw po ay mahilig sa mga halaman, pwedeng-pwede mo po ito gayahin dahil lang idea na to mga paps. O ang project na ito ay para po sa mga halaman o flower pot po ito mga paps. At ayan mga paps, nilagyan niya na uli ng screen. Para po magsilbing matibay po yung magiging saigo ng ano rito. Then mga paps. Tapos ikinabigyan naman po yung maliit no para po doon sa mga paa po niya. Para po may forma po siya. So tinipan niya lang yan mga paps para po magdikit po yung ano. Yung tubo. At yan mga paps, natuyo na po siya. So kakalasin niya na po yung mga forma po na inilagay niya. At ayan mga paps, nakikita po talaga yung kagandahan ng DIY, no? Napaka-creative po ng ganitong idea. Kung ikaw po ay magaganito, pwedeng-pwede mo po itong gayahin mga paps. Napakadali lang muna ito. Kahit sino kayang kaya ito. Ayan mga paps, napakadaling. After po na matanggal niya po yung mga forma, ay pinipinturahan niya naman po gamit po yung latex po na kulay orange. So ayan mga paps, napakadaling, napakahusay. Ayan, no? Napakaganda po ng disenyo na flower pot. Ang pinagkaiba niya lang ay mabigat po ito, no?